magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito po kami ngayon upang ipaliwanag yung kinship ko or yung patrilineal descent ng pamilya ko gamit ang kinship diagram. Pero bago ko po namin explain ang patrilineal descent ng pamilya ko, i-explain ko muna po yung ibig sabihin ng kinship. Ang kinship po ay ang nag-refer po ito sa web of social relationship. At ito po yung tinatawag na smallest unit ng society. Ang kinship din daw po ay ang estado ng pagiging related ng isang tao sa kanyang pamilya. So, sa bahay po, kami lang po nakatira ni Papa, Mama, saka ni Kuya. So, sa ganung pamilya po, ang tinatawag po nila, din nila yon na nuclear family. So, sa kinship diagram po, meron tayong mga elements. For example, dito po, merong triangle and circle. Yung triangle nagsisimbolize na lalaki yung taong to, and circle na nagsisimbolize na babae yung taong to. So makikita nyo din dito may slash, ibig sabihin sila ay deceased or patay na. And then makikita nyo din dito may mga equals, ibig sabihin sila ay kasal. Pag nakita nyo may slash yung equals, ibig sabihin yung dalawang tao na yun ay divorced. So makikita nyo din dito na may line, ibig sabihin sila ay nagkaroon ng mga anak. Which is itong mga ito. Tapos dito naman sa taas, ito. Sa isang linya na yan, sila ay magkakapatid. Tapos, makikita nyo ulit dito, may light sa baba, ibig sabihin sila ay nagkaanak. Which is itong mga ito. Yung second generation. So, ito yung kinship diagram ng family nila, Howard. And ito yung lolo niya sa lola niya sa taas. Then, itong nasa baba, ito yung first generation. Tapos yung nasa baba niya yung second generation. So, yung kinship diagram po nila Howard Maningas. Ayun. Isa po siyang patrilineal descent. Na kung saan yung apelido po ng lalaki, mababasa dun sa mga anak niya. Kaya, mababago lang yon yung apelido kung babae yung anak niya. For example, ito, si Mr. Leo Divico. Leo Divico Maningas. Ngayon, yung Maningas, mababasa niya yung apelido niya sa lahat ng anak niya. Ngayon, pag kinasal naman yung first generation niyang anak, ayan, yung mapabasa ng mga lalaki niyang anak is yun, Maningas pa rin. Pero yung mga babae, katulad nito ni Jasmine Maningas, mapapalitan yung apelido niya kasi yung asawa niya lalaki. Tapos yan, yun po yung ibig sabihin ng patrilineal descent. Ang ego sa pamilya ay yung may kapatid na lalaki at babae at merong tatay at nanay. Sa kinship diagram na ito, ang magiging halimbawa ng ego natin ay si Kathleen dahil meron siyang kapatid na lalaki at babae, meron siyang tatay na si Teodorico at babae na nanay na si Lucy.